prepare for your role? Kasi close na kayo ni Ms. Vilma. So, totoo bang hindi rin kayo nag-uusap? Hindi ko naman masabing close na po. Pero ang swerte ko lang po dahil ang bait po talaga kasi ni Viva. Sobrang bait niya on camera. Kahit off-cam, kahit kami-kami na yung magkakasama, ganun pa rin talaga yung kabaitan na pinapakita niya. At hindi lang po sa akin, sa lahat po ng tao. Sa pagpe-prepare po, halos tumanon po ako ng build-up. <So, laughs> Hindi ko po, kami po ni Direk Joyce, lagi kong sinasabi, Direk, kaya ko ba? Kasi baka manood lang ako sa eksena, baka hindi makalimutan ko mag-react kasi sobrang starstruck ka nga. Tapos parang siyempre yung mahilera yung pangalan mo, napakalaking bagay. Tapos, makaka-excite po ba? Kaya si Direk Joyce, buti na lang po nagkaroon ako ng director na nakatutok talaga. At hindi siya nahihiya talagang pagsabihan ako pag, Ligel, wag yan, ayoko yan. Ayoko ng magandang iyak, ayoko ng ganyan. Gusto ko mas jologs pa. Gusto ko mas natural. Huwag mo kong artehan, huwag mo kong bigyan ng acting. Dito drama. Natutuwa ko dahil takot naman nawala. Na-try ako. Ang hirap po kasing makawala sa nakaugalian ko mo ng parang technique or parang kung paano proseso. So nagpapasalamat ako kay Direk Joyce because of this movie. Natutunan, hindi ko po masasabing forte ko na po, pero natutunan ko po magbukas ng ibang atake naman po dahil po kay Direk Joyce. Kung ano man yung ipapakita ko sa pelikulang to, hindi ko po magagawa kung wala ko yung gabay po ni Direk Joyce. Very direct.